Nagkagulo na nga ang lahat sa labas. At dito nga ay nainis pa itong si Giselle dahil makita nga niya itong si Zoe habang nakipag-away nga dito kay Annalyn. Naiinis siya sa mga sinasabi ni Zoe kung saan gusto pa nito na mamatay na nga ng tuluyan itong si Lelet. Ano ba daw klase siyang doktor? At parang walang pakialam sa buhay. Paano daw siya magsasalba ng mga pasyente kung tila wala naman siyang concern kahit kakaunti para mabuhay ang tao? Nagdududa tuloy itong si Giselle kung talaga bang isa siyang tanyag. Dahil pakiramdam niya ay wala siyang lahing tanyag. Hindi ganyan ang mga pag-uugali ng mga tanyag na tela ba isang napakasamang tao na mana o mano niya ang kanyang pag-uugali sa kanyang inang si Moira. Bilang banda, nailigtas naman ng tuluyan itong si RJ, itong si Lynette, kung kaya tuluyang nasalba ang kanyang buhay. At dito yung sinabi ni RJ na ginawa niya ang abot ng kanyang makakaya. Samantalang ito naman si Josa ay concerned dahil malaki ang gagastusin niya sa pagpapaayos ng conference room. Ngunit binaliwala ni RJ ang lahat. Ang importante sa kanya ay nailigtas niya itong si Lynette dahil ang ospital maayos. Pero ang buhay hindi na maibabalik. Tama naman ang sabi nitong si Giselle. Sapagkat madali lang ayusin ang conference room, lalo't may pera naman sila. Ang hindi umano maaayos ay ang pag-ugali ni Zoe kung saan wala na talagang pagbabago at wala ng pag-asa. Sana nga raw, hinalang ang nasunog ang ugali nitong si Zoe dahil napaka-toxic na talaga siya sa paligid. Samantala, magigimbal naman itong si Dr. Ray at itong si Giselle kung saan maipapakita nga sa kanila ang isang tauhan kung saan naghihingi nga ng report ang pulis at dito matutuklasan nila na ito palang si Zoe ay galing mismo sa conference room. At nagtataka sila nung mga time na nasa labas sila ay hindi nagsalita na naroon pala itong si Lynette nung ito'y tanungin. Kaya pala gusto niya na mawala na lang itong si Lynette sapagkat pinaplano pala talaga niya ang lahat-lahat as gusto niya talaga na tuluyang mawala ang buhay nitong si Lynette. Galit na galit itong si Giselle sapagkat natitiyak niya ngayon na pinaplanon ang lahat nitong si Zoe. Kung kaya't hindi niya ito palalagpasin at agad niyang sasabihin sa kanyang kapatid na si RJ. Dito nga ay pinakita niya kay RJ ang naturang video, ang CCTV footage kung saan makikita nga itong si Zoe na naglalakad habang palabas ng conference room na tela walang nangyari. Kahit alam na nito na umuusok ay hinayaan lamang na nakabulagta itong si Lynette. Ito nga ay nakumpirma nitong si RJ at sinabi na rin niya ang katotohanan kung saan nagising na nga itong si Lynette at isinalaysay nito ang tuok-tuong nangyari sa kanya. Hindi aksidente ang lahat dahil sinadya siya, sinaktan siya ni Zoe at nauntog siya kung kahit nawalan siya ng malay at iniwan siya kahit alam na nasusunog na ang buong conference room. Gusto talaga ni Zoe ang buong pangyayari. Gusto niyang mawala itong si Lynette dahil naghihiganti siya sa pagkawala ng kanyang inang si Moira. Kung kaya't hindi makakapayag si RJ at itong si Giselle na kukonsentihin pa itong si Zoe, lalo't alam niya na buhay na nga ang muntik na mapahamak, kaya't bibigyan niya ito ng kaparusahan. Dahil sa CCTV yun, ay bibigyan nga niya ng suspension itong si Zoe.